Mommy Nikki and welcome back to my channel. So for this video, ang pag-uusapan natin is how to prepare for a healthy pregnancy. Or I will tell you mga 15 ways on how to prepare for a healthy pregnancy. So if ninyo pa napapanood, meron akong dalawang video na ginawa. Yung isa is paano ka makakatipid while you are pregnant and after you're pregnant. And then may isa pa akong ginawa na parang 15 things naman to do when you find out that you are pregnant. So if hindi pa napapanood yun, you might want to watch that also. So ilalagay ko na lang sila sa link down below sa comment basta yung box dyan sa baba. So anyway, let's start. So number one is have a regular checkup. And don't miss any of it. Kasi talagang importante yan. Kasi syempre, para nasusubaybayan ka and nababantayan ka ng doctor mo. So, wait pala. Nalimutan kong sabihin sa inyo na nandito yung baby ko. He's 9 months old. Wait. 9 months old na siya and nag-nurse siya ngayon sa akin. Kasi nagising siya and ayaw niya matulog. So, naglalaro lang siya dito. Plus, yun, likot-likot, eh, ayaw niya. So, nininurse ko na lang siya baka sakali kasi gutom siguro siya. So, anyway, ayun. So, yun nga, importante talaga yan na don't miss any of it kasi talagang hindi naman, ano ba yan? So, yun nga, importante talaga na meron kang regular check-up kasi sa una, monthly check-up lang yan. And then, eventually, palapit ng palapit yung due date mo is padalas yung pagpapa-check-up mo. So, ganun talaga yung mga mommies, ha? So, sana, pag nalaman nyo na pregnant kayo, lagi kayo nagpapa-check-up. Sa una, mga first, ano, laging monthly yan. Pero ako, nung sa experience ko, ganito yan. Normally, monthly. So, once a month lang. And then, eventually, magiging every 2 weeks. Pag wala naman problema, once a month. Pag ano, and then mag-ano yun na twice a month na kasi every 2 weeks. Tapos, eventually, laging every week pag yung super lapit na. Pero nagiging twice or every 2 weeks na pag yung mga 8 months ka na, ganyan, or pag nagkaroon ka ng issue or concern dun sa pagpubuntis mo, yun, tsaka mas dumadalas yung check-up. Like ako, nung first trimester ko, naging every 2 weeks yung check-up ko kasi nagkaroon ako ng bleeding. So, kailangan ko mag 1 month na bed rest. Plus, kahit hindi nga ako nakapag-start agad nun mag-vlog kasi syempre, bawal pa. Tapos, ayun, minomonitor talaga ako nung doctor ko. Plus, madalas din yung pagpapa-ultrasound. So, this is my baby nga pala. Pasensya na if kasama siya. Pero, alam yun naman, hands-on mama tayo. Tsaka, wala tayong helper. So, syempre, kailangan kasama si baby. And then, number 2 is take your prenatal vitamins religiously. Ito talagang sobrang importante to sa akin. Actually, ginawan ko to ng video. If mapapanood nyo, ilalagay ko na lang din sa description box below pala yun. Description box below, yung kung paano ko ino-organize yung mga gamot ko, yung prenatal vitamins ko before, para hindi ko sila namin. So, ayun. And ito is importante talaga siya para sa inyo and sa baby nyo. Para, alam mo yun, ang magbe-benefit kasi dyan talaga is ikaw na pregnant woman and baby mo. So, number 3 is drink a lot of water. So, importante din talaga to. Kasi, syempre, pag buntis tayo, mauhawin tayo. Ako, naging mas extra mauhawin ako nung buntis ako. As in, talaga parang lagi akong uhaw. Actually, hindi ko pa alam na pregnant ako. Medyo nauhawin na talaga ako. Tapos, kailangan natin na 8 ounces of water per day. So, kailangan
inom tayo ng inom ng water. And then, ano to? I-monitor nyo or keep an eye on your urine output or yung wee-wee nyo. Kasi syempre, pag dark yan, dark yellow, concentrated, ibig sabihin kailangan mo uminom ng tubig. Pero pag mga clear na parang clear or pale yellow naman, it's a good sign na well hydrated. So number 4 is do your stretching. Tuloy-tuloy mo lang yung pag-inom mo ng water. Kasi syempre, di ba, mag-iiba yung katawan natin, ganyan, tapos yung mga muscles natin, di ba? So, mas maganda na nag-stretching ka. Like, yung regular, like ako, nung nag-workout ako, before I start the workout, nag-stretch talaga ako. So, you may do your parang mga stretching, yung mga simple lang, yung mga ganun-ganun. Yung the usual, ganyan, exercise. Siguro gagawin ko na lang ng ibang video yan, or pwede yung usual stretching yun. Like, magtanong kayo if ano yung mga stretching na pwedeng gawin. Pero syempre, wag naman yung talagang mas maano kayo na sobrang mapapagod kayo. Yung sakto lang na mas-stretch lang kayo. So, number 5 is have your pregnancy nap. Kahit mga 15 minutes lang, okay na yun. Basta pag inantok ako doon, dati nung pregnant pa ako, pag nakaramdam ako ng antok, itinutulog ko talaga. Kasi importante yun. Plus, yun nga, sabi ko sa inyo, hanggat yung lahat ng tulog na makukuha nyo or magagawa nyo habang pregnant kayo, namnamin nyo na, i-enjoy nyo yan. Kasi yung first 2 months nga ng paglabas ng baby nyo, promise, hindi kayo masyado makakatulog masyado noon. Puyatan siya. Pero after that naman, makaka-adjust na din yan. Ako noon, kapag inantok nga ako, tinutulog ko talaga yan kahit mga ilang minutes lang. And then, after noon, parang after ko ma-power nap, ma-feel ko na parang, oy, ano na ulit ako, parang energized na ulit ako, hindi na ako parang pagod, ganun yung nafe-feel ko noon. So, number 6 is raise your feet to promote good blood circulation. Ginagawa ko na to kahit before pa ako magiging pregnant. Like, nung nag-work pa ako as a nurse, syempre, after kong parang antagal kong more than 8 hours ako nakatayo, ganyan, lalo na nasa ER kami. As in, minsan talagang straight nakatayo ka lang. So, mas maganda na para maging maganda yung circulation and maganda yung blood flow ng katawan natin, itataas mo yung paa mo, plus nakaka-relax siya, masarap siya sa pakiramdam, nasa-stretch na yung paa mo, basta try nyo, nakakaganda siya, plus nakaka-lessen siya ng pamamaga ng paa, yun, para maiwasan mo din yung pamamaga ng paa habang buntis ka, gawin nyo yun. So, number 7 is use anti-stretch mark products. Kasi, ang ginamit ko noon is, yung Palmer's, yung tummy balm. Yun yung pabilog siya, na parang bilog siya. Tapos, medyo malagkit. So, ang ginagamit ko, yung finger ko, pag ganun. Kasi, wala siyang pang scoop. So, ginaganon ko na lang siya pag ganyan. Tapos, nilalagay ko. Parang, as early, nung nalaman ko na pregnant ako, gumamit na agad ako noon. And then, after pregnancy, gumagamit na ako nung Morrison kasi nalaman ko about Morrison. Maganda siya, in fairness talaga. And mas mura. So, try nyo yun. If effective sa inyo, go. So, nilalagyan ko na lahat ng parts ng katawan ko. Like, yung hip area, yung tummy area, yung legs. Lahat, nilalagyan ko na yan. And so far, okay naman siya. Kasi hindi ganun kalala yung naging stretch marks ko. So, ayun. So, syempre, importante yan sa atin, self-care, kasi nag-iba nga yung katawan natin. So, yung skin sana, alam mo yun, medyo, hindi ko naman inaano na kung nagkaroon ka, okay lang din naman yan. Pero, syempre, if mapre-prevent natin, why not, diba? Sabi nga, prevention is, better than cure. So, number 8 is always have a healthy snack with you. As in, maglagay ka sa bag mo ng healthy snack. Like ako, ginagawa ko yan, yung bag ko, yung on-the-go bag ko. Lagi, dalawa yung bag ko na yun eh. So, lagi yung may pagkain na kung ano yung mga gusto kong kinakain ko na snack. Kasi, syempre tayo, magugutumin tayo. Have it ready with you para anytime na kung nasan ka man, pwedeng ready na sila. Or, basta mag-pack ka, yung parang maglagay-lagay ka sa isang ziplock ng mga mag-ready ka siguro mga 5 and then pack mo lang
kung saan mo ma-shoot para naka-ready na hindi mo nahahanal pag nagmamadali ka, 'di ba? So that's one tip na ma-advise ko sa inyo kasi talaga naging very helpful siya sa amin. Hindi na nakatipid na ako tapos nang healthy pa yung baby ko kasi pag gutom ako hindi ko na kailangan mag-sana ako kakain ganyan. As in kung ano yung alam ko nakasanayan kung kinakain yun na lang kakainin ko kasi normally naman nagtutubig ako tsaka yung mga small frequent meals ko like yung mga snacks nga. Ganun. So pwede niyo siya ilagay sa bag, sa car, sa desk nyo, if nag-office kayo, or anywhere, kung saan man kayo madalas, ilagay nyo siya doon, or halimbawa, sa working area nyo, ganun, ilagay nyo siya sa ganun. So, another tip I can give you is, since nandun na lang din tayo sa usapang mga healthy snacks, so, pag meron kang morning sickness, ang gawin mo is kumain ka ng crackers, yung mga healthy crackers, you can find it sa healthy options, or sa mga roosters, sa grocery, ganyan, hanap ka lang yung mga small crackers, yun. Pwede mong kainin para mawala yung pag-give feeling ng parang ano, nasusuka ka or naduduwal, ganun yung feeling. At saka yung mga chipped ice, ayan, ganyan, mag-ready ka nun, malay kang gumawa ng mga chipped ice. So, nakakatulong talaga siya sa akin noong buntis ako. So, number 9 is do prenatal yoga or do any relaxation technique na alam mong mag-work sa'yo. Kasi yung prenatal yoga is nakaka-stretch siya ng muscles, nakaka-relax siya, plus it makes you sleep better. Kasi natry ko to and it really makes a difference yung pag-stretching, yung napanggit ko na yun, diba, dun sa isang clip, na pag nag-stretch ka, parang mas masarap sa pakiramdam. So, gawin mo yun and siguro mag-search ka na lang online or pwede ka mag-enroll for a prenatal yoga na malapit sa'yo, if afford mo naman, ganyan. Or you can do it at home. Huwag gumawa ka lang para gumawa ka lang ng video na pwede mong gayahin. Yun, pwede yun. Tapos, pwede rin yung mag, ano ka ng mga essential oils, ganyan. If makes you feel relaxed, ganyan, pwede din yun. Kasi ako, yun yung nag-work sa akin, yung mga, ano, pag-diffuse ng essential oils, plus nakatulong siya dun sa pag nasusuka ako or feeling ko napapavomit ako ganyan or pag nahihilo ako ganyan, headache ganyan, ano, yun yung ginagawa ko, nag-diffuse ako ng essential oils. Number 10 is take a quick walk, like mga 15 to 20 minutes lang, pero syempre with precautions to, and dapat nagpaalam ka sa OB mo, so if may go signal naman siya, go ahead, try mo maglakad ng 15 to 20 minutes within your area and make sure may dala kang water para pag nauhaw ka, pwede kang mag-take ng water or pag nagutom ka, yun, magdala ka ng snacks na nabanggit ko dun sa number 8, ganyan. And nakaka-relax siya talaga, plus nakaka-boost siya ng energy levels. I mean, oo, tama, energy levels. Parang pagpagod ka, syempre pagpagod ka, pagbuntis ka, ganyan. So, madali kang mapagod. Pag ganun, mas nasasana yung body mo nasasana yung body mo na hindi ka ganun kabilis mapagod. Pero, syempre, remember, dapat may go signal to na OB mo or ng doctor mo, ha? And dapat 15 to 20 minutes lang. Don't forget to bring your water, lalo na, and your phone, just in case may emergency, para if ever madali kang makontak or madali kang maka-ask ng help. And mas maganda if meron kang kasama, if like a dog, or like someone na ano mo yung nakabantay lang sa'yo, ganun. Pero just in case lang. So, number 12 naman is track your weight gain. Syempre, hindi dahil buntis tayo, is pwede na tayo, dalawa naman yung kumakain or dalawa naman yung nag-absorb ng food ko, hindi pwede yun. Syempre, dapat gain at an approximate pace. Kasi syempre, dun sa third trimester, yan, tsaka kapag nag-gain yung mga ganun. Ako ganun dun ako, nagpara mga mid second trimester to third trimester, dun ako talaga nag-gain ng weight. So, ayun. And make sure you are on a healthy range.
kumbaga parang dapat yung nag-gain mo is tama lang dun sa kung ano yung age nung baby mo. Ganun lang dapat. Get enough sleep. I can't stress this enough. As in, paulit-ulit ako sa lahat ng videos ko ata binabanggit ko doon na get enough sleep kasi nga importante yan for you and baby. Plus, syempre, mag-ipon ka na ng sleep mo para pagdating ni baby, madami kang energy and enjoy mo na yan kasi yun nga yung first 2 months or first 2 months lang naman puyatan talaga yun as in yung mga ganong phase. Pero eventually naman, nahaba na yung tulog ni baby pag lumalaki na siya. So, number 14 is get your teeth cleaned. So, dito dapat nagpapaprophylaxis ka na. Or dapat before ka pa nga nagbuntis, medyo chinek mo na, pinacheck mo na yung ngipin mo if may mga sira. Kasi pag buntis ka, medyo hindi nila, pag may mga kailangan yung mga major na ganyan, or talaga para mga open na pwede kang magkaroon ng infection, hindi nila gagawin yun. So, linis-linis lang, ganyan. Pero make sure before ka maging pregnant, pinaayos mo na yung ngipin mo if may mga problems ka or basta avoid mo naman if buntis ka, wag mo ipapa. Alam naman ng dentist yan na hindi nila dapat gawin pag pregnant ka kasi all the more na pwede kang makakuha ng infection pag may ginawa sila or binunutan ka ba nila, ganyan kasi diba mas prone kasi infection. And then, yun nga, palinis ka ng ngipin mo para less likely na makapag-transmit ng mga cavity-causing sa baby mo. Ganon yun. Para hindi na makapag-transmit. Kasi syempre, yung bibig natin is yan sa pinakamadumi na actually, yung pinakamaduming part ng body natin na nakakakuha ng mga infections or mga germs, ganyan. So, dapat yun palaging malinis. And always make sure na nagbrush ka ng teeth mo palagi and nagmamouthwash ka. And also, clean your tongue. Pinaka-last na natin is avoid unsafe activities like yung mga prolonged standing, yung matagal ka nakatayo, tapos yung mga jumping, risk of fall, ganyan, natatama yung chan mo. Syempre gusto mo ingatan si baby, diba? Kaya nga gusto natin ng healthy pregnancy. So iwasan mo yun kasi if ever baka magka-cause ng trauma sa abdomen mo, hindi maganda, hindi mo gugustuhin yun for you and your baby kasi kawawa naman kayong dalawa. So that's it, yun yung 15 ways or mga tips ko on how to have a healthy pregnancy. If may mga suggestions ka pa or mga recommendations on how to have a healthy pregnancy, lalo na't yung mga effective sa'yo, please comment down below para makatulong tayo sa ibang pregnant na katulad natin or mga iba na nanonood dito na buntis pa sila. And if meron kang mga suggestions, also please comment down below. If you haven't watched my video, yung paano makakatipid when you're pregnant and after you're pregnant, and also yung isa pang video ko na what to do once you find out you are pregnant, ilalagay ko sila sa baba or sa link dyan, sa baba, sa description box, lalagay ko dyan. And also, please don't forget to follow me on Instagram. My Instagram handle is MommyNikkiPH. I also have a Facebook page, yun din, same. MommyNikkiPH din siya. So, I upload, and if hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe para updated ka. Every time I upload, I talk about pregnancy, motherhood, baby led weaning, mga ganyan, mga videos, yung mga ginagawa ko. And thank you for watching my video. Again, this is Mommy Nikki. Bye!